So ito mga ka-master, gusto nyo yung grabbing vlog, di ba? Angat natin to. Oh my gosh! Ay! Di ba nakakatakot mga ka-master? Pero ayan, pangatlong bungo na to na nahahawakan ko talaga. Ang tawag dito ay skull, human skull or shell na isang tao. So bubaba ako dito mga ka-master at nakita ko nga itong mga nakasako na ito. Gosh! Ayan mga ka-master, buto nga talaga. Maraming mga katanungan at marami ding nagsasabi kung bakit sari-sari ang mga hiwaga. Ay, wait lang. What's up mga ka-master? Welcome back po sa aking YouTube channel, kung saan nandito ang katatakutan, kababalaghan, at mga kakaibang bagay na dito mo lang mapapanood sa Master Galat Channel. Halika, pasyalan natin ang sementeryo ng Torin. Medyo matagal po tayong hindi nakapag-upload ng mga vlog kasi po medyo nagka-problema tayo sa mga personal na bagay na dapat nating unahin. Kaya ito po ay sinisimulan ko sa inyo na unang-una nagpapasalamat po ako sa lahat dyan po sa screen. Hindi ko na po masabi sa inyong lahat na kung gaano po ako kasaya at nagpapasalamat at umabot na po tayo ng 21,000 subscribers. At sa mga bagong subscribers, welcome na welcome po kayo dahil po sa inyo ang mga vlog na ito ay magiging mas kakaiba, mas nakakatindi at mas nakakatindig barhibo talaga ng mga vlog. So ngayon mga ka-master, samahan nyo ako na ikutin tong sementeryo ng Toril dahil dito daw umano, maraming mga kababalaghan. Anong mga kababalaghan ba kaya na may kasamang katatakutan? Siyempre, pag kababalaghan, medyo katatakutan na yan, di ba? So, mga ka-master, dito kasi, sa sementeryo ng Toril, disclaimer lang po kwento lang po sa akin ng kaibigan ko, na si Jennifer, may mga buto na may mga ipinatayo. So, hindi natin alam kung bakit ipinatayo yung mga buto. Dahil siyempre, yung iba dyan, alam naman nila, ibang buto yung pinapatayo nila, di ba? So ngayon, naisip ko mga ka-master na alamin kung bakit. So magtatanong-tanong tayo dito sa mga nakatira dito kasi may mga bahay na rin dito sa sementeryong ito. So kung bago ka lang po sa akin channel, sana huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click na din ang notification bell para po sa mga update na video or mga updated na video ay mapapanood mo lagi dito lang sa Master Gala Channel. Unang tumambad sa amin mga ka-master pagdating namin dito ay itong tulasan ng mga kandila na para bang style simbahan siya, pero meron siyang hindi mo maintindihan dyan sa loob kung ano yung mga yan. Ayan, at meron pang bungo. Ayan o ka-master. At yung bungo na yan may nakatulos pa na parang itim na kandila or what. At ito pa. Ayan, makikita nyo yung mga yan, yung mga nakatambak na yan, mga ka-master. Yan ang sinasabi nilang di umano na mga, ang tawag dyan ay mga butong alay. Hindi ko alam kung para saan inaalay yung mga buto na yan at bakit nandyan. Or, syempre, aalamin natin talaga kung buto talaga yan. Pupuntahan natin pababa. So warning lang po mga ka-master ha, itong channel ko ay graphic, bawal po ang mga sensitive dito, at kung bago ka lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong klaseng vlog ay welcome na welcome ka palagi. So let's find out. So bubaba ako dito mga ka-master at nakita ko nga itong mga nakasako na ito dito, at mapapansin natin na yan nga, ito pa. Oh my gosh. Ayan mga ka-master, buto nga talaga ng tao. Ayan mo. Sobrang linaw. At may mga gamit pa dyan, oh. Bakit kaya dito lang nila itinambak to? So makikita din natin dito, nagkakandalaglag lang yung mga buto. Ayan.
At ang pinaka nag-agaw pansin sa akin dito, mga kamaster, ay ito. Yan. I don't want to touch that because, you know, bakit nila tinutulusan ng isang bungo ng kandilang itim? At dito pa sa parang meron pang cross dyan sa ibabaw, oh. So, wag naman po sana magalit sa akin ng iba na pinapakailaman ko to. Hindi ko po ito yung pinapakailaman. This is the part of my content. So, atin lang aalamin. Sabi ng iba dyan, mag-gloves daw ako. Pero, hindi ko na naiisip mag-gloves minsan, eh. Oh my gosh. Ito, oh. Hawakan natin. Oh my gosh, oo nga. Ay! Meron akong na-discover, mga kamaster. Wait lang. Ay, nako. Pasintabi po ah, sa mga nanonood. Ito po ang bungo na hawak ko na ito. Yan. Di ba nakakatakot, mga kamaster? Hawak ko ang isang bungo na nandito lang sa may cross na ito. Dito sa loob ng parang, ewan ko kung alayan daw ang tawag nila dito. Dito daw inaalaw yung mga ano, bago dumating sa kabilang buhay. Nako, wala naman mga basis yan. Pero kung ayun ang paniniwala nila, hayaan na lang natin sila. At itong bungo na ito, mga kamaster, ayan. Pangatlong bungo na ito na nahahawakan ko talaga. At hindi lang basta-bastang bungo. May nakatulos pa na kandila na itim. Ayan o, parang ginamit sa something. At eto pa, kamaster. Meron siyang pustiso. Anong ginagawa ng pustiso dyan sa may tabi ng bungo? Oh my gosh! Alam nyo ba, naiisip nyo, comment down below kung ano, mga kamaster. Tsaka huwag mo kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Tulungan mo ako, guys. Huwag mo nang skip yung mga ads. Kasi kailangan natin ngayon kumita kasi marami parang misteryo tayo pwedeng puntahan dito sa lugar na ito. Ibalik natin dito. Oh my gosh. Tapos tingnan nyo. Makikita nyo. Ito yun. Nakalimutan ko talaga magdala ng gloves. Pero next time talaga paghahandaan natin to. Ayan o, yung bao. Ang tawag dito is shell. Shell? Spell. Ang tawag dito ay skull, human skull or shell ng isang tao na ginagamit doon ng iba pang paswerte. Naniniwala ka ba doon, mga kamaster? Ang dami na lang mga kababalaghan na ginagawa lang ng tao minsan. So balik natin yan. So wala po tayo ha, na ginawa. Hindi tinignan lang natin. Disclaimer po, nasa public cemetery po tayo. Yan. Makikita nyo po, public po ito. So wala po tayong ibang papakilamang bagay dito. Kundi ating tinitignan lamang. So ito, mga kamaster, nagkalat yung kanyang mga bungo. Mga durog-durog na bungo. Bakit ganun? Kasi tignan nyo naman, oh, kalat-kalat, oh, mga kamaster. Bakit dinurog yung mga bungo na yan? Pinagdudurog. Yan pa, oh, kalat-kalat. Tapos ayan, oh, pinagsusunog nila yung ibang mga pagmamay-ari yata ng dating yung mga nakatira dito. Narinig nyo ba, mga kamaster? Parang mayroong tao. Bakit parang ginawang basurahan tong ano na to? Yung loob na to? Tapos ito nung tulusan ng mga kandila, oh. Ikaw ba'y naniniwala pa sa pagbabalik ng mga patay? O sa kanilang mga espiritu, ipag-alagala lang o kaluluwa. Ako kasi, mga kamaster, nagbabase lang ako sa mga na-experience ko. Pero mahirap namang sabihin na oo, mahirap din sabihin hindi kung wala tayong basis. Pero para sa akin kasi, biblically, para sa akin, pag namatay ng isang tao, wala na talaga siya sa mundo. Pero nasa sa iyo yan kung maniniwala ka na nandito pa rin sila. Kasi ang alam ko yung mga bad spirit na lang yan. Comment down below nga kung ano yung opinion mo tungkol dito. At any suggestions, mga kamaster, kung ano pa yung mga pwede nating puntahan, kung saan part. Kasi nandito pa lang tayo sa around Mindanao. Kasi yun ang aking goal, puntahan tong Mindanao na to at lakarin. Alamin pa kung saan pa talaga yung mas mga matitindi
ng mga sementeryo dito. So, eto, pansin ninyo mga kamasero, nakaangat yung kanyang, parang may ceiling yung ilalim mo. Ayan, wow. Tapos ito yung nicho sa ibabaw. Hindi nila pinagpatong talaga totally. May galang ang bawat isa. Charot. Ayun ang hirap eh. Minsan magtitipid ka ng 150 pesos sa or 200 pampalinis ng mga ganyan. Oh. Naiwanan lang mga kamaster. Oh. Mahayaan lang ng ganyan. Sana makita to ng may-ari. Na kahit papano malinis man lang ang kanilang mga naiwang mahal sa buhay. Ikaw ba isang matapang? O nagtatapang-tapangan lamang? Malalaman natin kung anong laman ng nichong ito. Bakit nakatiwangwang lang siya? So silipin natin mga kamaster. Hello! 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 So nakikita nyo tong nicho na to. Sisilipin natin kung may mga buto pa dito. So ito mga kamaster. Gusto nyo yung grabbing vlog, di ba? Angat natin to. Oh my gosh! Anong laman nito, mga kamaster? Hala! Sikat, wait, wait. Oh my gosh. Ay! Ay! Ayun. Wala na. Wala na yung mga buto. Saan napunta yung mga buto niyan? Oh my gosh. Balik natin, balik natin. Ito mga kamaster, hindi ko sure kung nara ito, itong malaking puno na ito. Ang laki-laking puno. Ayan, oh. Hindi ko sure kung nara yan. At may baso pa dyan sa ibabaw ng nicho. Baka magkakape yung patay. Charot. Dito sa puno na to mga kamaster, ay merong katabi siyang nicho. Pero napakalaki ng puno na to. Ngayon lang ako nakakita ng sobrang laking ganito. Ayan o mga kamaster, hindi ko maintindihan. Bakit ganyan ang itsura niya? No? Parang duwende. Ipapakita ko lang sa inyo kung gaano siya kalaki, mga kamaster. Ha? Magbibilang tayo ng hakbang. So mula dito sa... Ito to. Ito. Nasa ilalim na siya mga kamaster. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ilalim na mismo siya ng puno. Ayan o. Oh, oh. Para maikot natin tong buong puno. Siguro mga limang lalaki o limang taong mag-aakap-akap para lang yakapin tong puno na to. Interesado ko talaga ako sa puno na ito. So sa paniniwala ng iba, kaya raw inililibing mga patay dito sa mga ilalim daw ng malalaking puno ay para daw manatiling buhay ang kanilang mga diwa. At kung nagustuhan mo ang video na napanood mo, ay click mo na dali ang subscribe button at ang notification bell para sa mga bagong video na iyong mapapanood lamang dito sa Master Gala Channel. Thank you for watching.